Welcome back to my YouTube channel, mga Arbitero. Ngayong araw na to ay pag-aaralan natin paano nga ba natin nililinis ang alaga nating rabbit. So kung bago ka lamang sa aking YouTube channel at gusto mong matuto sa pag-aalaga ng rabbit, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating content. So shoutout pala kay Jana Francisco, kay John David Martinez, kay Karlski, Raymond Bumanlag, and also kay Queen Queen. So ayun mga rabbitero, punta na tayo sa ating rabbitan at discuss natin paano nga ba yung pamamaraan para malinisan ang ating alagang rabbit. So ayan mga rabbitero, nandito tayo sa ating rabbitan at i-discuss natin paano ba natin lilinisan yung ating alagang rabbit. Kasi marami nagtatanong sa akin kasi nga bawal nga naman paliguan yung ating alagang rabbit at pakikita nyo nagkukulay yellow na. So ito yung pamamaraan na ginagawa ko para malinisan ko yung alaga kong rabbit. So, i-discuss natin, yung first is magpainit muna tayo ng tubig. So, ayan mga rabbitero, nakikita nyo yung mga rabbit natin ay medyo madumi na and pating kulungan lilinisan na rin natin. So, tara, samahan nyo ako mga rabbitero ito, lagyan natin ng tubig para syempre magpainit tayo. So, hanggang kalahati. Kasi kailangan mainit, hindi pwede yung malamig na tubig. So, ayan, nakikita natin. Maangat na siya hanggang dun sa 80. So yung mga rabbitero, pwede na yung tubig na yan kasi hindi naman natin kailangan sobrang daming tubig. At i-check pa natin temperature mamaya kung okay na. So yan. Ayan, nakasaksak na and painitin na natin. So hintayin natin ito kumulo, mga siguro 3 to 5 minutes kukulo na ito. And ayun, magdadala tayo ng tabo na may tubig na malamig and meron tayong papakita ko mamaya sa inyo, ito may item tayo para malaman natin yung temperature ng tubig bago natin gamitin sa ating alaga rabbit. So hintayin na muna natin ito. So yun mga rabbitero, nakikita nyo kumukulo na po yung tubig, ibig sabihin yan ay pwede na natin itong patayin and dadalhin na natin to sa rabbitan natin at gawin na natin yung procedure natin para yung rabbit natin ay malinis. So ayan, kailangan pa rin talaga magpakulo ng tubig. Ayan mga rabbitero, na bumalik tayo din sa rabbitan at ito na yung mainit natin tubig. Meron na tayong tubig na pwedeng paglagyan and also meron tayong dinatawag na temperature meter. Kasi hindi tayo basta-basta nagbibigay ng maligam-gam na tubig na hindi natin controlled yung temperature. So meron tayong pang tingin kung kaano kainit or kaano kalamig yung tubig natin gagamitin. Meron tayong brush para maayos natin yung kanyang magulong buhok and meron tayong brush rin na pang gagamitin sa kulungan nila para kasi pag nilinis mo sila, kung marumi pa rin yung kulungan nila, babalik lang rin yung dumi kagad sa kanila. And ayun po mga rabbitero, simulan na natin. So ito, meron tayong temperature control gagamitin natin. So ayan, nakikita nyo yung degree Celsius ngayon ay 26.8 degree Celsius ngayon sa paligid natin. And instant yan. Ayan, nagbabago. So kung lalagyan natin sa tubig na malamig, ayan, mababa. Ayan, malamig na tubig. So ayan yung temperature ngayon, 26. So kailangan natin painitin mga karabitero. Malamig. And ayan, so kukuha na tayo muna ng malamig na tubig and ilalagay natin sa mainit na tubig. So medyo bawasan natin kasi yung kailangan natin is nasa 40 degrees Celsius or 38-39 para masabi natin na suitable siya para sa pagpapa ano ng rabbit. So ayan, check natin, mainit-init pa. And tingnan natin, napaka warm. Pero tingnan natin, syempre hindi naman basta-basta yon, hinawakan natin eh, alam na natin yung temperature.
So I think hindi na siya gumagalaw, 37 degrees Celsius is good na po para sa ating rabbit. And ayan, may mainit na tayong tubig at ikukon na natin sa ating alaga rabbit. So ipapahid na natin. Pwede na natin ipahid ito sa ating alaga rabbit. Isasaw-saw lang natin yung tubig na bimpo dito. So ayan. Ayan, maano siya. Mainit. Hindi siya mainit, maligamgam. Lukewarm ang tawag dito. So ayan, i-adjust muna natin para makita natin kung paano yung gagawin natin. So ayan, Marbitero, dyan yung rabbit natin and ito yung pinainit natin with bimpo. And yung first na step na gagawin natin ay yung rabbit natin ay lilinisan muna natin yung kanyang kulungan, tatanggalin natin yung inuman and yung mga natirang damo. So ito yung inuman niya, ano, nakikita nyo? Ayan. And yung mga natirang damo, tatanggalin natin. So ayan, nakikita nyo yung mga natirang damo. Ayan. Ito na nga. Lukewarm water. And yung mga mupunas-punas lang natin, hindi nyo totally matatanggal yan, Marbitero, pero hindi natin siya paabutin hanggang doon sa mababasa na yung balat nila. Nagmari yung sa taas lang. And ayan, nalinis na natin yung rabbit natin. Hindi man siya magiging puti, ayan kung makikita nyo, hindi siya magiging puti, Marbitero, pag nilinis natin yung rabbit natin. Baka kasi akalain nyo nalilinis yung rabbit, magpuputi na siya. Hindi po. Ililinis lang natin yung mga namumuong balat niya. And yan. Siyempre, pipigain natin yan na halos walang tubig. Nakikita niya. Kasi yung iba sabi nila, pinapaliguan po ba yung rabbit? Ang sagot po, hindi po. Huwag natin paliliguan yung rabbit natin. Magkakasakit po yan. Nasabi ko sa inyo. Kahit gaano kakunin yung mga rabbit natin, ay not recommended po. Pero kung talagang kailangan paliguan, kasi may mga circumstances talagang kailangan natin paliguan. And ayan. Pagkatapos natin mabasa or makon yung rabbit natin, babrushan po natin. So ayan, kung makikita nyo, meron tayong brush talaga pang rabbit. At para mabilis pong matuyo yung kanilang hindi natin paabutin yung tubig hanggang sa balat niya, Marbitero, hanggang sa taas lang. Kasi pag ginawa natin, lalamigin na rin yung rabbit natin. Ayan. Diba? Ayos na ayos siya. Ganyan lang, Marbitero. And yung kulungan niya ay lilinisan natin. So, babasain natin yan. And babrushan natin. Kahit nandyan siya, okay lang, Marbitero. Hindi naman natin gagalawin eh. Ayan. Lilinisan natin. Kasi, Marbitero, kung di natin lilinisan tong kanyang kulungan, ay yung tubig na ano sa kanya, ay yung dumi, babalik at babalik lang sa katawan niya, lalo sa bandaro, ano? May kita nyo? Ay, ano siya? Madumi. Ayan, lilinisan natin. Madali lang siya. Babrushan nyo lang, Marbitero. Tapos, hindi naman siya mababasa. Kasi hindi naman natin siya rektang babasain.
And so ayan, Marbitero, ganun lang yung ginagawa natin sa paglilinis ng kulungan at ng rabbit natin. At ganyan lang, pinupunasan, tapos maligamgam na tubig, hindi po yung malamig yung ginagamit natin. And mga ilang minuto lang, matutuyo na po yung kulungan niya, pati yung kanyang balahibo. So ayan, kahit marumi pa yung ganyan, at least natanggal natin konti yung mga namumuo. At saka kasi dito, pag hindi na nalinisan pati yung kulungan nila, ay magkakaroon po ng midge or yung galis. So ayan yung ginagawa natin sa ating alagang rabbit. Hindi tayo nagpapaligo, pinupunasan lang natin. So hanggang dito na lang ating video, mga arbitero. Kung meron kayong katanungan, suggestion, or medyo naguguluhan ba sa aking explanation, please comment down below, mga arbitero, at sasagutin natin. And also, don't forget to like our video, like our FB page, and also to subscribe to our channel to be notified and updated every time we upload new videos. So salamat sa pagkikinig, mga arbitero, and happy rabbit farming sa about sa atin. At mabilis lang ito, matutuyo rin ito ng mga ilang minuto lang. Hindi natin kasi binasa yung kanyang balat. So ayan, salamat sa pagkikinig.